morning guys, nandito na naman kami para share namin sa inyo kung ang apat na dish para lumago ang iyong negosyo o masenso sa negosyo, lalong-lalo na mga may sari-sari store. Ito na guys. But before that, don't forget to subscribe on our channel, DuckDuckVlog. And please don't forget to click the bell button para ma-notify kayo sa mga bagong post at videos namin. So na guys, ano ba ang apat na dish para umasenso sa negosyo? Una ay dedication to God. Bakit ko nasabing dedication to God? Guys, sa dedication to God, importante na ipagpaalam natin kay Lord na ang lahat ng ito ay sa Kanya. At ang lahat ng ating pagsisikap ay wala kung hindi dahil sa Kanya. So, paano ba natin i-dedicate ito kay Lord? Magbigay tayo ng offering tuwing magsisimba, no? Magbigay tayo ng 10% na tithes. Iba pa yung offering niyan. Pagkatapos niyan ay magpasalamat tayo before tayo mag-open at saka pagkatapos mag-close, magpasalamat sabay ng pagdadasal. At yun nga, i-praise natin sa Lord sa mga biyayang natanggap natin sa Kanya. So na guys, ang pangalawa. Ang pangalawa ay ang disiplina. Disiplina, guys, bakit ko nasabi? Kasi sa disiplina, doon papasok yung kung maaga ka bang gumigising at maaga ka rin sa paghanda ng iyong mga display. Paano mo magawa ito kung kulang ka sa disiplina? Babad ka sa sugal, babad ka sa bisyo, babad ka sa inuman, sa paninigarilyo, siyempre manginginay yung katawan mo. Kailangan guys yung disiplina. Sa pangatlo guys, ito yung tinatawag nating determination. Determination ibig sabihin, huwag kang paghinaan ng loob. Along the way, experience mo, may mga time na biglang tataas yung sales mo, may mga times naman na biglang hina yung sales mo, at doon, posible kang panghinaan, pero guys, sa isip at isa puso lagi na, whatever it may takes, dapat mahalin mo yung negosyo mo, handa ka kung ano ang kahinatnan nito, hihina man yung negosyo mo, lalakas man, pagpatuloy mo lang yan. Kasi ang pangarap ay hindi nakakamit ng basta-basta lamang. Ito ay nangangailangan ng matinding sakripisyo. Ito ay nangangailangan ng matinding hard work. Ito ay nangangailangan ng, ano pa ba, yung kailangan mo rin ng tiyaga. Kailangan mo ng time. Hindi yan basta-basta mo makukuha sa biglaan kasi hindi ka dito na hindi ka tumatayan ng loto dito eh. Hindi ka biglang mananalo at ayun jackpot na agad, di ba? Ito ay pinaghihirapan guys. Ang pang-apat ay ang diskarte. Doon sa diskarte, kailangan mayroon kang customer service. Pag may customer service ka, yon gagalang mo yung mga customers mo, bibigyan mo sila ng respeto, ma'am, sir, i-address mo sila, tapos huwag mo silang insultuhin, lalong-lalo na yung kulang sila minsan sa budget, huwag mo silang kalimutang i-greet, ma'am, good morning, sir, good morning, ano bang may tutulong namin sa'yo, ano ba yung gusto mo? Ano bang gusto mong stocks na gusto mong i-purchase namin para sa susunod ay meron na kami. Ano? Ganyan lang, kailangan ng communication guys, diskarte. At sa diskarte guys, ipapasok ko rin doon yung kailangan may additional income ka rin. Hindi lang ibig sabihin grocery store, kailangan mag-focus ka lang ng mga products. Kailangan mo rin yung, halimbawa, yung wifi, kailangan mo rin yun. Yung mga paggawa ng ice, tsaka ice water, di ba, malaking tulong yun.
mababayaran eh, yung mga kuryente mo doon. Tinapay mini bakery. Yeah, pwede ka rin dyan. Hindi mo kailangan kumuha ng baker. Ang gagawin mo lang, pumunta ka sa bakery. Ayun, mga load services ng Smart, Tocantex, Globe, TM, at Suns. Diba? Pwede rin yung mga cooling at mga market goods. CBS Bombay, malaki yung ano niyan guys, yung tubo. Lalo-lalo na pag magaling ka, malakas kang PR sa mga kasusyo mo. Ibig sabihin may public, good public relations ka. Kailangan yan kasi nasa negosyo tayo. Pag negosyo, marunong dapat may negotiate. Ano? At saka, ito ang pinakamahalaga na huwag kalimitan, lalong-lalo na sa mga beginners. Kuhan pa ng tinita. American bread. 35 lang. Huwag kalimutan guys, yung pang-apat pinakamahalaga yan, itong diskarte. Kasi sa diskarte, dun mo rin ilalagay yung emergency fund o buffer fund. Bakit? Ang emergency fund at ang buffer fund, yun yung lifeline mo sa negosyo. Kasi minsan may mga instances na kung saan marami kang expenses sa pamilya mo. Halimbawa, tuition fee ng anak mo. Halimbawa, sa mga gasto sa bahay, gasto sa check-up, medical check-up, eh, hindi mo kailangan kukunin lahat ng yung purchase mo sa mga goods mo. Dito mo lang kunin ito sa buffer fund o sa emergency fund. Kung saan naranasan natin din yung crisis, di ba? At yun guys, yung apat. Uulitin ko. There are four D's para lumago o umasenso sa ating negosyo. Lalo na sa mga beginners, lalo na sa mga nagsarisas. Merong saris-saris to. Ang una ay first, dedication to God. Pangalawa, disiplina. Pangatlo, determination. At ang panghuli, diskarte. Itong apat na to guys, ay mga mahalagang bagay na dapat tandaan. Kaya sana isaisip nyo ito at huwag laging pagkalintaan ang apat na list na ito upang sa gayon ay matulungan namin kayo sa inyong pagninegosyo. Sana guys, makatulong ito sa inyo. Ulit guys, maraming salamat sa pakikinig at panonood. Don't forget guys to subscribe on our channel, DuckDuckVlog. Please don't forget also to subscribe to click the bell button para ma-update kayo sa mga posts at videos namin. Maraming salamat guys sa panonood and see you next time guys. Maraming salamat. Bye-bye.